Hello, beautiful people. Good morning. Welcome to this vlog. Ngayon, sa vlog na ito ay pag-uusapan lang natin yung mga importanteng bagay. Kasi nakatanggap ako ng mga message. Kahit na hindi tayo sikat na vlogger, ay meron na tayong basher. Ayoko na sanang sagutin, kaya lang... I just want to inform also other small vlogger, yung mga small YouTuber na nandyan, na may mga tao talaga na may masasabi at masasabi kahit na wala tayong ginagawa o meron tayong ginagawa. So, for this vlog, ito lang yung gusto kong pag-usapan natin. Sinulat ko lang yung mga comment nung mga nag-message sa akin. At gusto ko lang liwanagin, no? Para din sa mga... small YouTuber na nagsisimula pa lang dyan. Kahit na kakaunti pa yung mga subscribers natin, ay meron talagang tao na ikikriticize tayo. And it is also for us to become more persistent and to persevere sa ating mga ginagawa kahit na may mga tao na negative ang dating para sa kanila. So, ito yung pag-uusapan natin sa vlog na to. So, bago yun ay ito muna yung intro. Babble, aim, my eyes see your face, searching for a straight to you. So, yun nga, beautiful people, no? Naisipan kong gawin ang video na ito dahil meron akong natanggap na mga comment at chat sa aking channel. At hindi ko na sana ito talaga papansinin, kaso lang ay naisip ko na bigyan din ng liwanag yung ibang mga nanonood at ibang mga small YouTuber na kagaya ko. So, hindi pa tayo sikat, ay meron na tayong agad na mga basher. So, thank you sa mga basher, kasi sa ganitong paraan, no, nag-i-improve tayo at mas nakikita natin kung ano ba yung mga idadagdag pa natin, ano ba yung aalisin natin sa ating channel. So, ito yun, no, may rin nag-comment sa akin at gusto kong sagutin. Lima lang naman itong bagay na ito. Una, ay may nag-comment sa akin, bakit ka nag-YouTube, hindi ka naman sikat? So, yun yung una. Bakit ka nag-YouTube, hindi ka naman sikat? Opo, hindi po ako sikat. Totoo po yun. Ang konti nga po ng subscribers ko. At ito yung ginagawa ng mga YouTuber, no? Yung mga sikat na YouTuber na million-million views, kasi sikat sila, kilala sila. Eh ako, hindi naman po talaga ako kilala. At nag-YouTube ako dahil unang-una po gusto kong magkaroon ng sarili kong channel, no? Bakit ko gusto magkaroon ng sariling channel? Kasi po, marami akong mga lugar na napupuntahan na hindi ko nadodocument. At wala akong memories. So, yun yung una na dahilan bakit ako nag-YouTube. Kasi gusto ko na pagdating ng panahon, tumanda man ako, meron akong mga babalik-balikan. No? Hindi na kasi ito mawawala, no? Kapag ka na-upload mo na yan, forever na yan sa YouTube, forever mo na yan babalikan. So, yun yung una. Hindi ko naman hinangad na sumikat ako or makilala ako ng mga tao dahil sa pag-YouTube ko. Madali naman po yun kung gusto mong sumikat, no? Gumawa ka lang ng mga trending videos, no? Maghubad ka dyan sa labas. What? Marami. Yun ang mga gusto ng mga tao, yung mga kakaiba. Something na kakaiba na gusto nilang makita. So, kahit na hindi ako sikat, ay gumawa ako ng YouTube channel ko. Ngayon po, marami ng mga YouTuber, no, small YouTuber na kagaya ko na nagbabalak, no, gumawa ng gustong makilala sa YouTube. At marami po talagang nag-YouTube ngayon, no. Ito yung naging ways nila para iahon yung kanilang buhay sa hirap. Ako naman po ay hindi naman yun ang intention ko. Ang intention ko naman ay gumawa ako ng YouTube channel para magkaroon ako ng platform ko na i-share yung memories ko, no? At para din sa mga tao na hindi pa nakakarating sa mga lugar na napuntahan ko, magkaroon sila ng idea ano bang meron doon, ano bang makikita doon, or baka in the future, baka punta kayo doon. So, meron kayong idea. So, kaya ako nag-YouTube.
hindi dahil gusto kong maging sikat or makilala ako ng mga tao. Pangalawa na tanong ay, bakit ka po nag-upload? Wala namang nanonood sa'yo. True. Correct po yan. Bakit ba ako nag-upload? Wala namang nanonood sa'yo. Dahil nga po dun sa unang dahilan. Memories. Meron akong mga videos na sinishare sa mga lugar na napuntahan ko. May mga videos ako na ginagawa na first time kong nakita, first time kong ginawa. So kaya ina-upload ko. May manood man po o wala, okay lang kasi yun namang video na yun ay hindi lang naman para sa ibang tao, kundi para din sa akin in the future. Kasi babalikan mo yun pag tumanda ka na at meron kang alaala, meron kang memories. Kaya patuloy ako nag-upload ng mga videos. At syempre, sinasabi ko naman dun sa videos na like, comment, subscribe, and click the bell button para maging updated ka sa mga susunod na videos. Yun naman, para dun sa mga taong sumusuporta sa akin, no? Kahit nakakaunti kayo, ay shout out sa inyong lahat, no? Shout out lahat sa aking mga diehard supporters, especially dun sa mga palaging nanonood ng videos ko kahit na hindi siya ganun ka viral, no? Kahit hindi siya ganun ka exciting or ano, nanonood pa rin kayo at nandyan pa rin kayo sumusuporta sa akin. So thank you. Yun lang po. Para din sa mga small YouTuber, no? Huwag kayong mag-alala kung walang nanonood sa inyo. Kasi hindi naman to padamihan ng views agad. Pagka small YouTuber ka, o nga, maganda na mag-trending yung videos mo. Pero habang bago kang YouTuber, kailangan ay patuloy ka rin gumawa na mag-upload ka na mag-upload ng mga videos. Sipagan mo. Dahil pag wala ka namang videos, wala rin namang mapapanood sa'yo. So kailangan mo mag-upload para may napapanood sa'yo. Pangatlo, bakit hindi mo ibahin yung content mo or yung videos na ina-upload mo? Ganito po yun. Kasi iba-iba ng niche, iba-iba ng porte sa YouTube. Merong mga love team, merong mga adventure, merong mga prank, merong mga dance, merong iba-iba. Iba-ibang porte. Ano ba yung gusto mong gawin sa buhay mo? No? Ano ba yung gusto mong ipakita sa YouTube channel mo? Ako po, ito yung content ko. Merong travel bags, may mga lugar akong napupuntahan, may mga ginagawa ako na first time ko nagawa, at meron akong mga sinishare, no, sa aking mga viewers. So yun yung gusto ko, yun yung ano ko, niche ko. Doon ako magaling, doon ako marunong. So hindi ko kayang gawin yung ginagawa ng iba. No, kaya po iba-iba. Sabi ko na iba, ba't hindi mo lagyan ng twist yung video mo? Bakit hindi ka mag-prank? Bakit hindi ka mag-bookbang? Bakit hindi ka gumawa ng mga viral videos, trending videos na ginagawa ng iba? Ayaw ko po yun. Bakit? Dahil po, wala ka ng originality. Nakita na nung ibang tao yun sa iba. So, mahirap namang gaya-gaya ka na lang. Yun nga po, no, para sa mga small YouTuber dyan. Huwag kayong gaya-gaya. Okay lang naman gumaya siguro minsan, pero mas maganda na original yung sayo. Na ikaw lang. Kasi memories mo yun, eh. Sana hindi lang para kumita ka. Yung point mo sa paggawa mo ng YouTube channel ay kumita lang para magkaroon ka lang ng viewers at subscribers. Kasi kapag ganun, hindi ka mag-enjoy sa ginagawa mo. So, alamin mo yung niche mo. Alamin mo kung ano yung dapat mong gawin. No? Bago ka gumawa ng YouTube channel mo, alam mo dapat na ito yung porte mo, ito yung gagawin mo para nag-enjoy ka sa ginagawa mo. Kasi hindi lang naman ito laro-laro lang, no? At least nag-enjoy ka din, masaya ka sa ginagawa mo, at the same time, nakakapag-share ka sa ibang tao. So kaya po, yung videos ko ay hindi katulad ng videos ng ibang tao. More on information ang ginagawa ko kasi para lang makashare din ako sa iba sa mga ginagawa ko. So pang-apat, nagmumukha kang tanga sa mga ginagawa mo. Totoo po yun, no? Marami pong mga YouTuber na nahihiya pang mga YouTube yung marap sa camera kasi nagmumukha kang tanga nung hawak-hawak mo yung video mo, hawak-hawak mo yung camera or cellphone, tapos salita ka mag-isa, makita ka ng ibang tao, ay mukhang tanga. Totoo po, no? Nagmumukha kang tanga. Pero sa small YouTuber dyan na nagsisimula pa lang, ganun talaga. No, hindi nila alam na nag-enjoy ka dun sa ginagawa mo. Para sa iba na hindi alam yung mundo ng YouTube, no, ay katawa-tawa yun, na mukha kang tanga sa ginagawa mo. Pero sige lang, who cares? No? Parang pakialam nila, basta nag-enjoy ka sa ginagawa mo. And yun lang naman, no, be aware din dun sa mga small YouTuber. No? Bago rin kayo mag-take ng videos, kailangan magpaalam din kayo. Hindi lang basta kuha ng kuha. Maraming iba dyan, no.
picture ng picture, video ng video na hindi naman nagpapaalam. Kasi minsan may iba ayaw din nilang magpa-picture, ayaw din nilang masama sila sa video. Kailangan nagpapaalam ka din. Kahit na nandiyan na yung opportunity, kailangan mo din maging courteous ka din. Magkaroon ka din ng awareness sa sarili mo. Magpaalam ka muna bago ka gumawa ng video. Para hindi ka din naman magmukhang tanga doon na salita ka lang ng salita. Panghuli ay, sabi, ang YouTube ay trabahong tamad lang yan. Narinig ko po ito sa isang YouTuber. No? Sinagot niya din na ito sa kanyang YouTube channel. Shoutout kay Idol Chopper Sniper. Dahil nagkaroon siya ng video, sinagot niya ito maikli lang. At dun sa video na yun, yun din ang sinabi sa kanya, trabahong tamad lang yan. At medyo sinagot niya talaga yan kasi parang hindi maganda yung dating sa kanya. Kasi hindi alam ng mga maraming tao na ang pag-YouTube ay hindi madali. Akala lang ng iba ay hawak ka ng camera at magsasalita ka doon, mag-upload ka. Ganun na lang yung tapos na. Hindi po. Yung sabi nga ni Idol Japper Sniper, sana makita nyo yung buhay ng YouTuber ay hindi lamang puro enjoy. Hindi lamang madali. Katulad po niya, no, kunento niya na nung siya ay driver pa, yung buhay driver na vlog niya. In one day, nag-upload siya ng 6 videos sa loob ng isang araw. Gaano kahirap yun? At hindi lamang po yun. Ang pinakamahirap doon yung editing part. Kapag ka ikaw ay gumagawa ng videos at ikaw ay YouTuber, kailangan mong i-edit yung videos mo. Kailangan mong lagyan ng mga elements, lagyan ng mga kung ano-ano yung videos mo para mas lalong maging maganda. And it takes time. Marami pong mga YouTuber na basta na lang akala nila gaganon kadaling gumawa. Mahirap pong mag-edit, no? Kaya it will take time. Katulad po ni Idol Japper Sniper. Siya, kanyang mga videos talagang pinaghihirapan niya yon. Ngayon po, no, gumagawa siya ng mga adventure vlog niya. Mahigit isang oras yung ginagawa niyang videos, no? At doon sa maghapon, adventure na yon, it takes time. Pagkatapos, pag-uwi niya sa bahay, i-edit niya yun, inaabot ng madaling araw para ma-upload niya yun kinabukasan. Ganun po kahirap ang pagpa-vlog. Hindi lamang ito basta-basta video tapos upload. Kaya hindi ito trabahong tamad. Paglalaanan mo to ng panahon, kaya nga siya nag-full-time at tinutukan niya itong YouTube kasi alam niya na kikita siya dito kapag ginawa niya to ng binigyan niya ito ng oras. Paglalaanan mo to ng oras. Kaya akala nga ng mga tao, mas madali ang mag-YouTube. Kala lang nung iba dyan, ay mag-YouTube din ako kasi madali lang. Hindi po, mahirap din maging YouTuber. Hindi naman sa mahirap na mahirap, pero paglalaanan mo ng panahon, paglalaanan mo ng effort. So, yun po yun. No? Kaya, para sa mga small YouTuber dyan, huwag niyo isiping madali. No? Kung wala man kayong subscribers, huwag kayong mag-alala, parehas tayo. No? Pero hindi ito trabahong tamad. Ito ay pang mga tao na merong pangarap sa buhay. Kung gusto mo sumikat ka sa YouTube, magsipag ka. Kung gusto mong makilala ka, mag-upload ka na mag-upload ng mga content na mahalaga, no, pinag-iisipan yung ina-upload. Kahit na sa paningin ng iba mukha kang tanga, magpatuloy ka lang. So yun uli, no, maraming salamat sa mga nag-message at nag-comment ng ganito. No? At least nagkaroon ng liwanag din, no, para sa inyo na hindi lamang ito madali, hindi lang basta-basta. Kaya sa mga tao dyan, no, sa mga bashers dyan na palaging nagsasalita lang ng hindi maganda sa iba, ay isipin nyo din yung sasabihin nyo sa ibang tao. Siyempre, nasasaktan din yung iba. Sa akin po, okay lang, wala naman problema. No? Pero sa iba na nagsisimula pa lang, encourage natin, huwag naman natin i-pull down. Kasi kawawa din naman, mawawala na sila ng ganang mag-YouTube. So, yun po, no? Maraming salamat ulit sa inyo. At muli, shout out lahat sa mga taong patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel kahit kakaunti kayo dyan. Shoutout sa inyong lahat. Kilala nyo kung sino kayo. So, yun lang po. So, yun nga, beautiful people. So, thank you so much sa panonood sa video na ito. Sana may natutunan kayo at may napulot kayong aral. Muli, sama-sama tayo sa mga susunod ko pang mga videos. Huwag nyo lang kalimutan na mag-comment, like, subscribe, and click mo na din yung bell button para maging updated ka sa mga susunod ko pang mga videos. So, laging tandaan, beautiful people, seize the day, break a leg. Bye!